every single day. I'm gonna make. Hi guys, welcome back to my channel. And ayun nga po, ako ay nagbabalik dito sa paggawa ng video sa aking YouTube channel. Although alam ko naman na ilan-ilan lang yung nanonood, pero okay lang yon. Kagaya nga na nasabi ko dati, hanggat may isang nanonood, gagawa ako ng video. At yun nga po, gusto ko maghumingi ng pasensya dahil na-stop po ito ng matagal na panahon, ilang buwan po yata, or mag-o 1 year na. And yes, ako po ay nagbabalik ngayon. At nais ko lang po sanang sabihin sa inyo na pasensya na at may pinagdadaanan lang po ako. Or may pinagdaanan at kasalukuyan po akong may pinagdadaanan. Kaya hindi po ako nakakagawa ng mga video. And tama po yung nabasa ninyo doon sa aking title na ako po ay nagtatago. Hindi dahil sa meron akong nagawang kasalanan or may pinagdataguan akong tao. Nagtatago ako in the sense na parang ina-isolate ko lang yung sarili ko. And yes, ako po ay may pinagdadaanan ngayon at sasabihin ko na po sa inyo ng 100% or ihahayag ko na sa inyo ng buong buo. So mailanin po ako sa isang check-up or pagsusuri or session sa isang psychiatrist. Psychiatrist, ito po yung mga doktor sa utak or behavior ng isang tao or kung ano man po yung pagkakaintindihin natin doon or pagkakaintindihin nyo doon. Basta yun. And yes, ako po ay clinically diagnosed na meron akong MDD. Ano nga ba yung MDD? Major Depressive Disorder. Meron din po akong anxiety. Meron din po akong sintomas ng bipolar. Meron din po akong panic attack. Yun. Actually, sa totoo lang, nalulungkot ako dahil sa ngayon kasi hindi pa ganun ka-open or hindi pa ganun ka-aware yung mga tao pag sinabi nating mental disability. Yes, ako po ay may mental disability at hindi ko na po siya ikinahihiya. Kasi ang connotation ng mga tao kapag sinabi nating mental disability, ang unang pumapasok sa isip nila is baliw, nababaliw, or nawawala sa sarili, lukaret, or whatever. And nakakalungkot lang dahil hindi naman po lahat ng may mental disability ay ganun yung sitwasyon. Marami kami na pare-parehas yung pinagdadaanan. Halimbawa na lang po kagaya ng mga napapanood natin sa TV, sa news, sa FB, yung mga tumatalon sa building, yung tumatalon sa mga mall na nagpapakamatay dahil depressed sila, or yung iba pa nga, tumatayo sila sa isang location tapos meron silang mahawak na placards na sinasabing depressed sila, kung maaari ay ihag sila. Nakakalungkot lang kasi imbis na bigyan ng atensyon, imbis na tulungan, ang nangyayari, pinagtatawanan or kung ano-ano ang mga sinasabi ng mga netizens. Halimbawa sa FB, kung ano-ano yung mga nababasa kong mga comments ng mga tao, which is nakakalungkot kasi parang ang dami-dami namin na dumadaan sa ganitong sitwasyon, and yet yung awareness is hindi pa ganun ka-open. And yun po, gusto ko pong i-tackle sa inyo ngayon yung mga pinagdadaanan ko. Unang-una, MDD or Major Depressive Disorder. Actually, iba-iba kasi yung kategori niyan. May kanya-kanyang sintomas. Kung para masabi natin ikaw ay isang depressed or may Major Depressive Disorder. Yung sa akin po kasi, most likely is trauma. Trauma kung ano yung pinagdaanan ko nung kabataan ako. And at the same time, andyan yung nalulungkot ka ng bigla ka na lang malulungkot na walang dahilan. Andyan yung bigla ka na lang mawawalan ng gana sa buhay. Ayaw mo nang gawin kung ano yung mga dati mong ginagawa. Andyan yung ayaw mo nang bumangon sa higaan mo. Gusto mo lagi ka na lang nakahiga kasi parang feeling mo ang malas-malas mo. Feeling mo parang kinalimutan ka na ng Diyos. Na feeling mo parang pinagsakloban ka na ng langit at lupa. Na kung titignan mo yung basihan ng dahilan, hindi mo makikita.
andyan din yung nawawalan ka na ng gana sa buhay mo, gusto mo nang tapusin, gusto mo nang magpakamatay. Lahat po yung pinagdaanan ko. And nalulungkot lang ako doon sa nakikita ko sa mga news na mga nagpapakamatay or gustong tumalon na sinasabi nila maarte, nagpapapansin. Mali po, hindi po sila nagpapapansin. Or hindi po sila humihingi ng atensyon. Kaya po nila ginagawa yun dahil gusto nilang patunayan sa sarili nila kung may halaga pa ba sila sa lipunan, kung may halaga pa ba sila sa ibang tao, sa pamilya nila. Hindi po atensyon ang hinihingi nila. Hinihingi po nila is pagpapahalaga. Yun po. Yun po yung sarili kong opinion. And meron din po akong anxiety. Ano po ba yung anxiety? Anxiety, ito yung parang pagkabalisa. Actually, ano sila eh, parang magpinsan sila ng major depressive disorder. Parang ano sila, andyan yung, kasi most likely andyan yung pag lumalabas ako, andyan yung bigla na lang ako mahihilo, bigla na lang akong yung nababalisa na parang tuliro na hindi ko alam yung gagawin ko or something. And konektado siya doon sa panic attack. Yung panic attack naman, yan yung nai-experience ko na halimbawa lumabas ako ng bahay, andyan yung bigla na lang kakabog yung dibdib ko nang walang kadahilan, at andyan din yung pag naihalo ako sa kumpulan ng mga tao, andyan yung mahihilo talaga ako, yung parang feeling ko mahihimatay ako na parang aatakihin sa puso na hindi ko maintindihan. And meron din po akong sintomas ng pagiging bipolar. Actually, hindi pa naman siya completely diagnosed na, ito, bipolar ka. Hindi naman ganoon sinabi sa akin ng doktor. Ang sabi lang niya sa akin, may mga sintomas ka ng pagiging bipolar, pero kaya pa siya. Kaya pa siya na hindi matuloy. Kumbaga, parang ganoon. Agapan. Yun, sorry po na lowbat po tayo. Ayun, yun nga po, kagaya po ng sinasabi ko, yung tungkol doon sa bipolar. Yun nga po, sabi ng doktor, agapan natin. And ang na-experience ko po sa pagiging bipolar, ito po yung mood swings na hindi normal, na parang ang OA. Halimbawa, hindi naman po porque mood swings na sinasabi ko, ito yung mga nagagalit ka, bigla ka na lang nagagalit. Although part po yun, kasi yung base sa akin, katulad na lang yung sa akin po na nakinikwento ko sa doktor na may mga time na ang haba-haba ng tulog ko, pero parang feeling ko restless ako, hindi ako nakapagpahinga. May time naman na ang ikli-ikli ng tulog ko, pero feeling ko sobrang nakapagpahinga ako. And meron din po na time na bigla na lang akong na-inlove sa ballpen na kahit hindi ko naman kailangan. Maya-maya akong bili ng ballpen and all that. Yung pala, hindi ko alam na isa na rin pala siyang sintomas ng pagiging bipolar. And dyan din po, yung bigla-bigla na lang ako nagagalit na hindi ko, nang wala namang dahilan, yung hindi naman po, o yung kumbaga, kaya naman po siyang ayusin or intindihin na lang, pero pinalalaki ko yung sitwasyon, yung mga ganun tipo po. Pero sabi nga ng doktor, kaya pa naman siyang agapan. And yun po, nakakalungkot lang kasi ganun nga yung iniisip ng ibang tao na kapag depressed ang isang tao, kaartihan. Pangang ganon. Eh, nalulungkot lang po ako dahil isa rin po ako sa dumaan sa ganong sitwasyon. And napakahirap po talaga ng ganong sitwasyon. Kasi feeling mo hindi ka normal. Alam mo yung bigla ka nalang iiyak ng hindi mo alam yung dahilan. Pero sa puso mo, ang lungkot, 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 lungkot. And yan po, sa dahil po yan sa tinatawag nating chemical imbalance. Meron po kaming chemical imbalance sa utak. And yun po yung kaya kami binibigyan ng mga gamot, mga antidepressant, or meron din kaming iniinom na iba pang gamot kapag umatake si panic attack or anxiety, ganyan. And yun nga po. And sana
hindi ninyo ako i-judge sa kung ano yung nakikita ninyo sa akin or sa kung ano ang sinasabi ko. Eh, sinishare ko lang naman. And yes, aaminin ko po sa inyo, normal man po ninyo akong nakikita, pero ako po ay isang PWD, person with a disability. Kasi ang person with disability po, hindi naman po porque nakita nating normal siya or wala kang nakikitang disability sa kanya na napilay, bulag, putol ang paa, putol ang kamay, ay yun lang yung iniisip nating PWD. Hindi po. Kasali din po dito yung may mental disability. Kasali din po kami dito na nakadalasan, kasi actually meron na po akong ID and booklet ng pagiging PWD. Nakadalasan kapag di ba meron po kaming ang tawag na privilege na una sa pila, una sa ganito ganyan, and kadalasan nasisita po ako dahil hindi naman daw po ako mukhang disabled, bakit daw po ganun. Pero ang hirap lang makipagtalo, ang hirap lang i-explain sa kanila na ganito po yung sitwasyon ko. Kasi nakakausap naman, kasi ang nakasulat po dun sa ID namin is mental disability or psychosocial disability, na ang hirap ipaliwanag sa mga taong sarado ang isip na sasabihin mo, meron po kasi akong mental disability. Pero nakakausap mo naman ako ng normal, sumasagot ako ng tama, magalang ako, hindi yung behavior ko, hindi naman sa kung ano yung iniisip ng ibang tao. Kaya yun. Kaya kapag may mga ganung sitwasyon, kami na lang po yung mismong umiiwas, kami na lang po yung mismong umuunawa. Imbis na yung mga taong normal, yung mga taong nakikita natin na kayang gawin ang lahat, na dapat sila yung uunawa sa mga kagaya namin, pero baliktad po, kami na lang po yung umuunawa dahil kami po yung nakakaalam o nakakaramdam kung ano yung hirap ng pinagdadaanan namin. And yes, sasabihin ko po sa inyo lahat, sobrang hirap po ng pinagdadaanan namin. And pasalamat lang po ako dahil may mga organization or may mga grupo na tumutulong, and maraming salamat. Nagpapasalamat ako. Actually, nagpapasalamat ako kay Miss Kylie Versosa, yung Miss International natin. Sobrang thank you sa kanya dahil siya, bumuo siya ng isang organization tungkol sa may mga mental health issue. Kung meron man po kayong problema or something, pwede niyo po siyang i-search sa Facebook, yung grupo ni Miss Kylie Versosa. Yung po ay Mental Health Matters by Kylie Versosa. And sobrang nagpapasalamat po ako sa kanya at nagpapasalamat po ako sa buong pamilya niya dahil sa organisasyon na yun, doon ko mas naunawaan kung ano nga ba yung sitwasyon na kinalalagyan ko. Doon ko mas naunawaan na parang, ay, hindi lang pala ako nag-iisa, marami pala kami. Ay, kaya pala nilang i-handle. Gagawin ko din kung paano yung ginawa nila. Basta ang dami po doon, ang daming tutulong sa inyo. Mag-message ka lang doon na ganito, may problema ako, ganyan. Ang daming sasagot sa'yo. Ang daming handang tumulong sa'yo. Na nakakagulat lang kasi yung handang tumulong sa'yo is yung mga kagaya ko din na may parehas kaming sitwasyon. And sana lang maging eye-opener ito para sa mga ibang tao na please, kung makakakita man po tayo ng mga bata, binata, or kung ano man na yung andyan yung nakikita natin magsisuicide or something, huwag naman po sana natin huhusgahan ka agad na nagpapapansin or kaartihan lang yun. Hindi po. Mahirap po yung pinagdadaanan namin. Hindi po siya ganun kadali. And yun po, masyado na mahaba ang video ito, and pasensya na, and sana meron kayong natutunan or sana naunawaan ninyo lang maski papaano kung ano yung pinagdadaanan ng mga kagaya namin. And yun lang naman po ang hinihiling namin, na sana maunawaan kami ng mga ibang tao na may ganito talagang sitwasyon or may ganito talagang sakit or may ganito talagang pinagdadaanan ang mga tao.
And yun lang po. And sana po maituloy-tuloy ko na, and pasensya na kasi dati sabi ko hanggat may isang nanonood, continue lang ang paggawa ko ng video, pero nahinto po ako ng dahil nga po dyan. And hindi po yan dito nagtatapos yung issue niyan. Marami pa po akong gustong sabihin, marami pa akong gustong i-share sa inyo na sana magustuhan ninyo yung mga topic na itinatakal ko na kumbaga puro issue lang yung mga na-i-video ko sa inyo, hindi kagaya ng sa iba na ang dami-dami nilang mga content na naiisip. And ako kasi, since eto lang muna yung kaya kong gawin, sana tanggapin po ninyo, or kung hindi man, skip na lang yung video kesa baka ginig pa ng pangbabash or something na makakasama pa sa sitwasyon namin. So yun lang po, and maraming salamat, and God bless po. Bye-bye! Appear!